Hello po. Kumusta na po kayo? Akin po ipapakita sa inyo yung palay na may tatlong linggo na. Alam naman natin kapag yung palay from 0 to 25 days. Yan po yung mga panahon na kailangang mag-spray tayo ng pamatay damo para hindi pangunahan ng palay at hindi agawan nung damo yung palay sa mga nutrients. So ito po yung nangyari dito, no? Tatlong linggo na po siya. Inisprehan ko ito nung katatanim. Inisprehan ko siya ng machete. Akala ko mapapatay ko yung mga buto, pero hindi rin. Tumubo yung mga buto at maraming sumibol. Pagkatapos na mag-spray ako ng machete, sa katatanim pa lang, nag-spray agad ako ng machete. Isang sardinas din yung kadami sa isang sprayer. Ganon karami yung concentration ng pag-spray ko. Pero after a week, may tumubo. So, ang ginawa ko, nag-spray ako ng yung Ace or Ace ng Team Agro. Yung mga iba namatay, pero may mga tumubo ulit din. No? So, ang ginawa ko, dahil ang dami niyang mga, tingnan niyo, ang dami niyang mga damo. Dami niyang mga damo. So, makikita yung mga damo. Ayan. So, ang ginawa ko, nag-spray ulit ako ng pamatay damo. Aking papakita, yung mga pamatay damo na ginamit ko dito. Yung isang pamatay damo, binili ko, yung dalawang klase, paghahambingin ko ngayon, yung mga pamatay damo, kagaya ng Nomini 1 at saka Puss Herb. Itong parting ito, sa magitan yung damo. Itong parting ito, mahigit 4,000 square meter ito. Mula doon hanggang doon sa may dulo. Ito yung aking ginamit. Gumamit ako ng ito yung ipapakita ko sa inyo yung aking ginamit. Gamit ako ng Nomini 1. No? Ito ay binili ko ng 970. Hindi ko alam kung magkano sa inyo. 250 ml siya. So dito sa mahigit 4,000 hindi pala 4,000 ito kundi 2,000 siguro kulang 3,000 square meter ito. So, nakagamit ako dito ng tatlong load, no? So, isa-isang load, nilagyan ko ng 30 ml na Nomini 1, 16 liters, 30 ml. No? So, inispray ko dito at kahapon ko ito inisprayan. So, after one week, papakita ko sa inyo kung ano yung naging epekto ng pinaghambing na Nomini 1 dito sa kabila. No, mayroon akong sponsor. Nagbigay siya sa akin ng itong Puss Herb. Libre to, binigay niya sa akin. At paghahambingin ko daw kung ano yung epekto ng dalawa. Nispray ko dito, tignan niyo. Itong Puss Herb mayroon siyang sticker. Itong Nomini 1, 'yun lang isa ito. So, dito sa kabila, dito Nomini 1, dito yung Puss Herb. So titingnan natin ngayon kung anong mas maganda. Anong mas maganda ang epekto, yung Puss Herb or yung Nomini 1. Yung alam naman natin yung Nomini 1 sa Bayer siya. Alam natin kung gaano
kasikat yung Bayer. Ito po yung kwan, may product ng Puss Herb. May kasama siyang sticker, no? So, ipapakita ko sa inyo after a week kung ano yung mga kaibahan, yung pinaghambing na epekto ng Puss Herb at saka No Mini One. Akin sa inyong ipapakita yung mga damo na inisprehan ko ng Puss Herb. Makapal ito, maganda, kaya lang marami siyang damo. Ito yung inisprehan ko ng Puss Herb. Na after a week, bibidyohan ko ulit siya para ipakita sa inyo kung ano yung kanyang epekto, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung epekto ng mga kwan. Ito kasi sa udulan, hindi siya, wala kaming irigasyon. So pag umulan, saka lang siya natutubigan. Sumusuhi na siya, kumakapal na siya dahil tatlong linggo na siyang naitanim. Ang ipinang-abono ko dito, pinaghalong Viking Shape urea at saka yung urea with zinc at saka yung meron siyang triple 14 na yung Pilpos. So sa mahigit 5,000 square meter, kulang-kulang 6,000 siguro ito, kulang-kulang tatlong bag ng abono ang aking nagamit. Pagkatapos nito, isprayan ko siya ng power grower at anaa. Papatayin ko muna yung damo. Titignan ko kung anong outcome ng aking ginawa. Pagkatapos nun, isprayan ko na siya ng anaa at power grower para mabilis siyang lumaki. At yung mga medyo naninilaw pa, aabonohan ko ulit ng kwan. No? Ito sa ulan, wala kaming irigasyon, dumidepende lang tayo sa ulan dito. Pero alam ko, pag malaki na itong palay, hindi na makakahabol pa yung damo at makukubaran na siya, maliliman na siya ng palay. Kaya ito, papatayin ko yung damo, then i-sprayan ko siya ng power grower at anaa, at pagkatapos yung mga naninilaw, lalagyan ko ulit ng abono. Papakita ko rin sa iyo yung inisprehan ko ng No Mini. So sa lugar nito, ito yung inisprehan ko ng No Mini. Yung No Mini, binili ko yan. Pero yung Puss Herb, sponsor po ng kwan. Yung pala, pag gusto nyo yung kwan, yung mga nanonood ng mga agent ng mga chemical, pwede kayong magpa-endorse or pwede kayong magbigay sa atin ng sample para subukan natin sa vegetables at sa palay. Tignan natin para makita natin ang kagandahan ng inyong produkto. Ide-demo po natin siya, gagaya natin ginagawa ngayon. Sa susunod, marami siyang mga binigay na gamot. Gamot na pang spray sa gulay, meron. Pero sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung ano yung epekto ng mga gamot na yon, at titignan din natin kung anong kaibahan niya sa mga ginagamit natin, kung mas epektibo ba siya or parehas din yung bisa, pero i-compare na lang natin siya sa presyo. So nakita niyo yung nominee kanina, di ko alam kung ganun din ang presyo sa inyo. Ang presyo ng 250 ml sa pinagbilan ko, 970. Yan yung walang halong sticker. So ito yung ating palay, ha? Tatlong linggo na ang tagal nito, na at lumalaki na siya. So sabihin ko sa saudulan, saka ang daming mga damo dito. Yung mga nakikita niyo sa pilapil, sa libis yan, no? Ay mga sa Ilocano, ang tawag namin yan, sa Gaisi. Ang damo dito, yon barsa nga, sabi lang, itong mga to, sabi na ang mga barsa nga, sa Gaisi at saka Dukayang. Yun ang karamihan dito. Saka ito yung tinamnan ko ng mais, dami niya talagang mga damo. So, titignan ko kung ano yung magiging epekto ng
nominee dito sa parting ito. At dito sa kabila, ito yung post herb na herbicide. At yung post herb pala, sinabi dyan sa kanyang sa label, nabasa ko na 3 to 6 yata leaf. 3 to 6 leaf ang kanyang kayang patayin. Yun namang nominee, 2 to 5. So, kung titingnan natin, mas malakas yung push herb sa kanyang sinasabi. Pero atin titingnan yung outcome niya kung ganun nga ba talaga kalakas yung push herb sa nominee, or parehas lang sila ng epekta. Ito, madamo, inisprayan ko ito ng push herb. Titignan ko kung kaya niyang patayin yung mga damo dito. So, I hope na nakatulong po tayo sa inyo. Nadagdagan ko din sana yung inyong kaalaman sa pagtatanim ng palay. So, ang dapat pala na pag-aabono ng palay ito. Kung nagbabasal kayo, siguro yung bago magtanim, nilalagyan nyo yung abono. Mag-abono lang kayo after 2 to 3 weeks. Ganon. Pero sa akin, na hindi ako nag-abono, hindi ako nagbasal, ang ginawa ko, pagkatapos na may tanim ito, 2 weeks, saka ako nag-abono. Pero dati, ang ginagawa ko, 1 week after transplanting, nag-abono na ako. So, kasi research yung ginagawa natin, tinitingnan natin yung mga epekto ng ating ginagawa. Pero dapat, huwag tayong lumampas sa 60 days. After 60 days, napag-aabono, wala na pong epekto yon. So, mula lipat tanim, bilang 2 buwan, dapat nailagay na lahat yung abono para pakinabangan ng palay at kanyang kainin. So, yung po yung rekomendado na paggamit ng pataba. Yun ding mga foliar, immediately siguro after applying the fertilizer, pagkatapos na i-apply yung fertilizer, 1 week pagkatapos mag-apply, mag-spray na rin tayo ng foliar. Yung karising foliar, ang siyang parang vitamin o parang nagpapagana sa halaman para kumain ng kumain. So, happy farming po. Sana maging masagana ang ani natin sa taong ito. God bless po sa inyo.